Gutom na po ba kayo? Okay. Medyo alam ko, gutom na po kayo. Pero the more na nagsasacrifice po tayo kay Lord, the more na pagpapalain po tayo. Sino pong naniniwala doon? Konting tiis lang po. Dalawang oras lang po. Okay. Dalawang oras lang po at kakain muna tayo ng pagkain spiritual bago po tayo kumain ng ating normal na pagkain. Okay. Ano po ba ang pwedeng magpangiti sa Diyos? Sa palagay ninyo, ano ang pwedeng magpangiti sa Diyos? What can put a smile in the face of God? Praise and worship. Obedience. Worship. Tayo mismo. Sa isa pong pamilya, ano ang pwedeng magpangiti sa mga magulang? Masunuring anak. Okay, sasabihin ko po sa inyo ano ang pwedeng magpangiti sa Diyos. Ano ang pwedeng magpangiti sa mga magulang? Kapag ang inyong mga anak ay nagmamahalan at nagkakasundo-sundo, masaya ang mga magulang. Masaya ang Diyos sa langit sa hapong ito sapagkat ang kanyang mga anak ay nagkakaisa, nagmamahalan. It doesn't matter saan ka man galing. Galing ka kay Pastor Rolly, kay Pastor Weir, kay Pastor Andrew, isa lang ang ating amang nasa langit. We don't care. Wala tayong dalang mga bandera ng mga churches natin. Isa lang ang dala natin. Amen. And I am not afraid to say I belong to Jesus. I belong to Jesus. Hindi ko pwedeng ikahiya ang Diyos na nagpabago ng buhay ko. Hindi ko pwedeng ikahiya ang Diyos na nagbigay ng bagong buhay sa akin. I will never be ashamed of my God. Sa araw na ito, maraming busy. Busy sa mundo. Walang panahon sa Diyos. Pero I tell you right now, you are blessed. Pinagpala ka dahil pinili mo ang mas mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos na nagpapabago ng buhay mo. Kaya ka narito dahil mahal mo ang Diyos. Higit pa sa anumang bagay. 3 weeks ago, ginanap po sa London ang Olympics. Athletes all over the world gathered. They have prepared 4 years of preparation for that 2 weeks events. Just for what? Ano ang goal nila? The gold. The medals. Gold, silver, bronze. Walang mahalaga pa sa kanila. Yon ang kanilang goal. Their purpose was umuwi sa kanilang mga bansa na nagpadala sa kanila sa London, mag-uwi ng medalya. In fact, ang Pilipinas po, nag-o-offer anyone na sa kanyang mga athlete na makapagdala ng isang medalya. At siya po'y bibiyayaan ng 1,000,000 piso. Pero, palagi pong kinakapos ang mga Pilipino. Dahil walang suporta ang gobyerno sa kanyang mga ipinapadala. Ikaw na nandito ay ipinadala ng Diyos mula sa bansang Pilipinas, ipinadala ka dito sa France for a purpose. Hindi para kumita lamang ng euro, but you
have a purpose. God has a purpose for you. Kung bakit ka nandito? Hindi ka man atlet na ipinadala ng Diyos dito, but I tell you, you are an ambassador for Christ. Dinala ka dito. So, kung ang Diyos ang nagpadala sa'yo dito sa France, ang Diyos ang magsusupport sa'yo sa iyong mga pangangailangan. Pinadala ka kasi our God will provide for you. Because you are here to represent Him sa bansang ito, to turn this country upside down for Christ. Competition sa Olympic. Ang buhay ng Kristiyano mula umaga hanggang sa pagpikit ng kanyang mata ay isang competition. It is a contest. Pagising mo pa lang sa umaga, lumalaban ka na. Tama, hindi. Lumalaban ka na. Here is the verse for today. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 5. I will be reading from different translations of the Bible. Sa basic Bible English, ganito ang sinasabi. If a man takes part in a competition, he does not get the crown if he has not kept the rules. In every competition, there are rules and regulations. There are rewards, there are crowns for every competition. You need to abide by the rules. Ang word na rule na ginamit dito ay galing sa Greek word na regula. Greek or Latin word na regula. Kung saan po natin nakuha ang word na regulasyon. Regulatory rule. Kung saan po natin nakuha yung salitang ruler. Alam niyo yung ruler? Sino yung nakakita na ng ruler? Ano ang itsura ng ruler? Ha? Mahaba, maraming numero. Straight! Diretso, wala pong ruler na balok po. Kaya ibig sabihin, if you are in a competition, you have to live right. You have to live straight. Wala pong kumukurba sa kaliwa. Alam niyo, karamihan ng mga Kristiyano ngayon, ganito ang lakad. Kaliwa, kanan. Anong tawag sa taong lakad kaliwa, kanan? Lasing! Walang makakarating sa langit na lasing. I tell you, we have to abide by the rules. Obey the rules. There will never be prizes unless you abide, unless you strive lawfully. In other words, ganito po. You are not going to get the gold medal if you break the rules. Competition. Ang competition sa Olympic is every 4 years. Pero ang competition sa buhay ng Kristiyano, araw-araw, hanggat nandito ka, nasa competition ka. Can you imagine ang mga athletes, they would train for 4 years just for that piece of gold. Ibebenta mo yun, magkano lang. They would strive for it. They would give their life. They would devote their time and energy just for that piece of gold. Samantalang ikaw, Kristiyano,
pagdating mo sa langit, inaapakan mo lang ang ginto. But you, napakakunting mga Kristiyano, ang nagbibigay ng tunay na panahon, tamang lakad, para lang makarating doon. Can you imagine walking on streets of gold? May mansyon ka. Malay mo yung katabi mo dyan, kapitbahay mo pa doon. Kaya makipagbati ka na sa kanya. Baka neighbor mo yan pagdating sa langit. We have to win the competition. Win in a way na walang daya. Wala pong mandaraya sa mga Kristiyano. Amen. Sabi mo sa kapatid mo, huwag ka nang mandadaya. Hindi madaling maging Kristiyano. I tell you the truth. Maraming nagsasabing Kristiyano. Dalawasin ko. Lahat nagsasabing Kristiyano sila. Pero tingnan mo ang buhay nila. By their fruits. What? You shall know them by their fruits. Kaya hindi lahat na nagsasabing Kristiyano makakarating sa langit. Kapatid, ang sabi ng Biblia sa Luke 13:24, narrow is the way going to heaven. So do your best to go in by the narrow road. Many will try to attempt to go in, but they will not be able to do so. Makitid ang daan patungo sa langit. Maluwag ang daan patungo sa kapahamakan. Kaya ang langit po ng Kristiyano, makitid lang ang daan. Pag makitid lang ang daan, hindi pwedeng lasing. Pag makitid lang ang tulay, hindi pwedeng dumaan ang lasing. Kailangan pag dumaan ka sa makitid na daan, diretso. Or else, maraming napapahamak with their walk with God kasi malikot sa daan. Straight lang po ang lakad. Hindi rin po pwedeng dumaan ka sa daang makitid na marami kang bagahe. Ang sabi ng Biblia, lay aside every weight. Lahat ng pwedeng magpabigat sa'yo sa lakad mo, lahat ng mga pwedeng magpabagal sa'yo, ilaglag mo. Amen. Amen. If you want to win the competition, hallelujah, ilaglag mo. Amen. Actually, ang word na ginamit dito sa sinasabing train, ang word na train sa Greek is this: to practice nakedly. Ang mga Griego po, ang mga Greeks, pag sila'y nagpa-practice, hubad sila. Kasi pag wala kang wala kang masyadong maraming sabit, magaan ka, mabilis kang tumakbo, kaagad kang makakarating sa pupuntahan mo kasi magaan ka. Maraming mga Kristiyano ngayon, parang mga Christmas tree. Hey.
ang daming nakasabit. Kaya ang lakad mabagal. Pag nainip, hihinto. At sasabihin kay Pastor, Pastor, magpapahinga muna. Bakit? Napapagod ka ba sa church? Nakakapagod ba ang church? Hindi. Bakit ba pag may problema ang Kristiyano kung unang iniiwan ang church? Warin doon ka dapat mag-stay. Sa panganahon na nangihina ka, nadi-discourage ka, stay in your church. Doon ka kuhugot ng lakas sa salita ng Diyos, sa fellowship mo, sa mga kapatid mo, sa prayer ng pastor mo. Pero ang gagawin mo, takbo! Hindi magpapakita. Magpapalit ng cellphone number. Ibablock ka sa Facebook. Individualism. Yan ang ginagawa ng enemy ngayon. The enemy will try to isolate you. Mag-isa ka. Pag mag-isa ka, kayang-kaya ka ng kalaban. You know what? In this competition, we only have one enemy. Sa Olympic, kung 200 bansa ang sumama, ang sumali, 199 yung kalaban mo. In order to win that gold. Sa Kristiyano, mga kapatid, I tell you, ang kalaban ng crisis, the answer, ang kalaban ng Recover All Ministries, ang kalaban ng Great Commission, ang kalaban ng Agape Church, isa lang. It's Satan. It's the devil. Hindi ang bawat isa ang kalaban mo. Isa lang po ang kalaban natin, tandaan ninyo. It's the devil. It's the devil. I tell you. Kung merong veteranong manlalaro, it is the devil. Panahon pa ng God the Father, he is there already. Panahon ni Christ, he is there already. Panahon ng mga disipulo, he is there already. Panahon natin, he is here. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan ang kalaban. Hindi yan ang kalaban. Ang kapwa po natin, we can be victorious in this competition if we will show love, if we will show humility, if we will show hope, if we will show faith, win every battle. Bakit tayo nandito nagsama-sama? Sabi niyo po ba sa mga oras na ito, nagsishake ang impyerno? Amen. Right at this moment, yes, hell is shaking. Dahil ang mga anak ng Diyos nagsama-sama. Ito nakita sa mundo na sila'y nagmamahalan, nagkakaisa, walang inggitan. Amen. We need to live in truth. You want to win this battle, this competition, mabuhay ka sa katotohanan. Hindi sa kasinungalingan. Mabuhay ka sa pananampalataya, hindi sa mga pagdududa. Mabuhay ka sa pag-ibig, hindi sa pagkamuhi. Mabuhay ka sa kalayaan, hindi sa bandage. Mabuhay ka sa tagalakan, hindi sa kalungkutan. The enemy is very wise. That's why Christians
Kapatid, can you imagine? 2,000 years ago, nagpa-practice na si Satanas. Oh, more than that. Kung meron pong experience athlete dito, it's the devil. And then, ikaw na Kristiyano. Masyadong minamaliit yung kapangyarihan ng enemy. Be careful when you challenge the enemy. The enemy will always take your challenge. Don't give the enemy a foothold. Sa buhay mo, huwag mong hahayaan ang kalaban na kahit makatungtong lang po yung isa niyang paa sa buhay mo. Don't allow the enemy to set his foot over your life. Huwag mo, sa biyahe po natin dito, huwag mong iaangkas ang demonyo. Give the devil a ride. He will drive. Sa una, nakaangkas lang yan. Sa kalaunan, you will be under his power. Ikaw na ang nakaangkas sa kanya kung saan kanya dadalhin. Powerless ka. Don't give him a ride. He will drive. We should run with determination. Ang sabi sa Hebrew 12, napapilagiran tayo a crowd of witnesses. Sino yung mga witnesses na yon? Yung mga namatay na, nauna sa atin, na mananampalataya. Habang tayo lumalaban dito, mga kapatid, dun sa gymnasium sa London, lahat ng mga nanonood doon, they would cheer for their what? Countrymates who ang naglalaro ang Great Britain. Ando ng lahat ng mga supporters niya, sumisigaw para sa kanya. Kung naglalaro ang mga Americans, lahat ng Amerikanong nandoon sumisigaw to support their athletes. Kapatid, habang ikaw at ako na Kristiyano ay lumalaban dito sa mundo na to, alam nyo kung sino mga sumisigaw? Ang buong kalangitan, ang mga anghel, ang mga unang namatay na ng mga mananampalataya kay Kristo, they were all watching us and they were cheering for us. Sumisigaw sila sa atin, sinasabi, go! Christ is the answer, go! Ram! Recover all ministry, fight, stand up, great commission, go, do not be discouraged, be strong. They were all cheering for us. Kasi what? Kasi tayo ang ipinadala ng langit dito to fight. We are the ambassadors of Christ. Kapatid, ang sabi ni Paul, ang citizenship mo, hindi Pilipino. Ang citizenship mo, hindi French. Ang citizenship po natin ay what? Amen! Kapatid, tagalangit ka. Amen. Ang papel mo, ang nakatatak, langit. Galing tayo sa langit. Ipinadala tayo ng Diyos dito sa bansang ito. Ang dala mo, passport, galing langit. The whole heaven is cheering for every saints na lumalaban. We need to fight. We need to fight. Walang susuko. Do not quit. Mag-training po tayo. Mag-train tayo spiritually. Ang sabi sa Biblia, bodily exercise is good. Nagwe-weights ka, kumukuha ka ng
ng lesson. Zumba. Diba? Dance lesson. Ano yung usong sa mga matatanda? Yung Zumba. Ballroom. Oh, nauso yung mga nagbo-ballroom. Okay po yan. Ang sabi ng Biblia, physical training is good. Yan ang sinasabi sa 1 Timothy 4:7 to 8. Physical training is good, but training for godliness is much better. Okay daw po yung nag-exercise ka bodily. Pero sinasabi ng Biblia, merong mas mabuti. Ito, mag-training ka for godliness. That will lead you to your destiny. That will lead you to your eternal life. That will lead you to the promise. To the promises of God in your life. Practice, train for godliness. And God has given us the strategy and the way to win. Sinong gustong makaalam ng strategy para manalo? Okay. In every competition, sometimes, hindi sapat yung strength lang. Kailangan din yung utak. Yung wisdom. Merong strategy. Sa mga tumatakbo, yung lahat, sa unang takbo, binibigay lahat. 100% nakaarangkada na. Pagdating sa gitna, humihina, humihina. Hanggang sa makarating sa finish line, baligtad. You need, we need to reserve our energy. Mga kapatid, huwag po ninyong uubusin ang lakas ninyo sa trabaho. Please. Please. Aalis ng alas 6 ng umaga sa bahay. Magtatrabaho maghapon. Magbabantay ng matanda sa gabi. Pag alas 7 ng umaga, magpapark pa ng aso. Pagdating ng Sunday, lobat na. Ang anong gagawin? Pastor, may sakit po ako. Inubos mo na yung energy mo sa trabaho. Magtira ka naman para sa Lord. Sabi mo sa katabi mo, magtira ka naman para kay Lord. Let us always remember, nung pinadala po tayo ng Lord dito, ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Lord, ang sabi ni Jesus, I will live. Pero sabi niya, pag alis ko, may darating na kapalit ko. It will be the Holy Spirit. Anong tawag sa Holy Spirit? Helper. So meron tayong katulong. In case na nanghihina ka, merong tutulong sa atin. It is the Holy Spirit. Kung ikaw ay nalulungkot, merong Holy Spirit na sinasabing, He is the Comforter. So anong pwede mo pang i-reason? Wala. Sapat na, iniwan tayo ng Diyos, pero sapat ang iniwan niya, the Holy Spirit, the power that is working in us. Kaya wala kang pwedeng i-reason. Sapat ang iniwan ng Diyos sa atin, ang banal na Espiritu, the power that is working in us, ang sabi sa Acts 1. Wait for the power. Pero blessed po tayo now. Pinagpala tayo. Now we can feel the presence of God. We can feel the holy presence of God. Tayo na i-empower. Once na napuno tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, tayo'y malakas, tayo'y masaya, natatanggal ang lahat ng problema. Sapat ang Diyos! Sapat ang Diyos! Ang sabi ng Biblia, na sabi ni Paul, when I am weak, then I am strong. Pag mahina ako, doon umaandar ang aking reserba. Doon nagwo-work ang Lord. Kapatid, bakit tayo may sound system dito? Kasi merong extra power doon, no? Hindi ka man nakakonekta sa mga telephone, sa mga poste na yan, pero meron tong generator
generator na nagje-generate ng power. Ganon ang Holy Spirit. Amen. Kahit nasa gitna ka ng ilang, madilim, walang power, merong generator ang Lord. It is the Holy Spirit that will empower you to finish the race. Amen. Colossians 1:29. To get this done, as sabi ni Paul, I work and struggle using the mighty strength which Christ supplies and which is at work in me. Yung po yung sinasabi ko sa inyo kanina, the power that is working in us. John 15:5, ang sabi ng Biblia, I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will bear much fruit. For you can do nothing. Ang sabi ni Jesus, you can do nothing without me. Kung wala ako, wala kang magagawa. Sinasabi ni Lord, kung wala ako, zero ka. Gusto mong magka-value? Abide in the vine. Jesus is the true vine. Famous verse, last verse, Philippians 4:13. I can do all things through Christ who gives me the strength. I can do all things through Christ who gives me the strength. Tanggalin na po ninyo sa bokabularyo ninyo, tanggalin ninyo sa mga dictionary ninyo ang salitang hindi ko kaya. Hindi po biblical yun. Ang sabi ng Biblia, you can do all. Mukha man pong imposible. Of course, with our limited strength, with our limited knowledge, imposible. Pero, meron bang imposible sa Diyos? Meron bang imposible sa Diyos? Is there anything too hard for God? Nothing. With God, everything is possible. We can win the battle. We can win the competition. Because with God, everything is possible. Just abide, stay, be filled with the power of the Holy Spirit, and you will finish the race. We will all finish the race. Sama-sama po tayo. Tandaan ninyo, we are in a competition. We have the common enemy. In this competition, there will be rewards. There will be medals. And in this competition, mga kapatid, ang kailangan mo, ang lakas ng Diyos, hindi ang lakas mo. For we wrestle not against flesh and blood, but we wrestle against what? Principalities, the forces of evil. No way na pwede mong labanan ang mga bagay na yan because they are spiritual. So ang kailangan mo, ang kalakasan ng Diyos. Tandaan po natin, the battle belongs to the Lord. This is not our battle. 2,000 years ago, mga kapatid, nasa kamay na ng Diyos ang tagumpay. Jesus conquered sin and death. Tapos na, kapatid, tapos na ang labanan. 2,000 years ago, talunan na ang enemy. Ba't nagpapatalo ka pa sa isang talunan? We were born champions. We were born overcomers. All you need to do is stay with God and you will win the battle. Lastly,
Sabihin mo sa katabi mo, it is God who gives us the victory. Sabihin mo sa katabi mo, it is God who gives us the victory. Lastly, sabihin mo sa katabi mo, with full conviction, see you at the finish line. See you at the finish line. Wala. Okay. God bless. God bless you all. Palakpan po natin ang Lord sa kanyang salita. God bless you all.